guys, magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Pwede itong pang-ulam, pwedeng palaman, at syempre pwede rin itong pampulutan. Depende sa inyo kung paano nyo ito kakainin. Chicken recipe, kaya simulan natin tulutuin. Sobrang sarap nito. So ito guys, simulan na nating lutuin. So ayan, nagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali. So sobrang init na nito, no? So first step na gagawin natin dito is magigisa muna tayo. Eto, kinuha ko muna yung ingredients. Sila nyo maigil. Ayan. Bawang, sibuyas, at saka manok. Siyempre, una nating ilagay ang bawang. Medyo haluin natin. Then, lagay natin yung ano, sibuyas. Optional. Ayan, optional. Pwede nyo mamaya na ilagay yung sibuyas. Pero depende na rin sa inyo kung paano niyo i-style na lulutuin. Kasi karaniwan sa pagluluto ng sisig, ang ginagawa nila is niluluto muna nila yung karne, 'di ba? So sa atin, iba yung style na gagawin natin kasi meron din tayong ibang sistema na gagawin. Kaya niluto kaagad natin yung sibuyas. Lagyan natin yung manok. Pagkalagay ng manok, lagyan natin ng ano kaagad, paminta. Saka ng konting toyo. Ah, konti lang lagay natin, huwag naman masyadong marami. Ilagyan natin ng suka. Para na naman tayo nag-adobo, no? Then, maglalagay tayo ng kalamansi. Haluin na natin to. Naku, sobrang bango. At nga pala, yung ginawa naming hiwas sa manok, maliliit, pang sisig. Ito pa lang ulam na, ano, palagay nyo. Siyempre, magpapasarap lalo ng ating sisig, maglalagay tayo ng pampanghang. Siling labuyo, 4 na piraso na hiniwa namin ng gintong kaliliit. Haluin natin. Oh, sobrang sarap. Ikaw ba naman, hindi ka matatakam sa ganitong luto? Napakabango. So ito guys, dagdagan pa natin ng kalamansi para maganda, no? Okay lang yan kahit medyo may konting buto o seeds. Yan, para pampalasa. At hayaan natin to na hanggang sa medyo maluto. Yung hindi naman siya magiging crispy kasi hindi natin siya ibinabad maigi o hindi natin siya maiging hindi natin siya masyadong pinirito, no? So nilagyan na kaagad natin ng mga sawg kaya hindi na siya magiging crispy. So mamaya papakrispihin pa natin to, may ilalagay pa tayo dyan. So hindi lang basta-basta ganito yung lulutuin natin, kaya lutuin muna natin to, hayaan muna natin itong ganyan, then saka natin gawin yung susunod na proseso.
So ito guys, dahil nailuto na namin yung ating chicken sisig. So ayan, hindi na natin nilagyan ng itlog yon dahil dito sa gagawin natin, dito tayo maglalagay ng itlog. So ito yung sinasabi ko, bakit kakaiba yung ating sisig, no? So ayan, at doon sa sinabi namin na pwede itong palaman, diba? So ayan, ito yun, gagawin na natin yung proseso na ito. So first step na gagawin natin dito is maglalagay muna tayo ng harina. So ang dami ng harina na nilagay namin dito ay pwede na yung mga 1/4 cup. Ayan, mga ganyan karami. Pero titingnan natin kung magdadagdag pa tayo o hindi. Tansyahin natin yan. Then maglalagay tayo ng pinch ng asin. 1 pinch. Ayan. At maglalagay tayo ng isang pirasong hilaw na itlog. Make sure na hindi ito magkakaroon ng shell. Kasi hindi maganda yon kapag nagkaroon ng shell yan. And then maglalagay tayo ng tubig. Pakonti-konti muna, madali naman magdagdag ng tubig. Ayan. Haluin natin hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture ng ating mixture. Dagdagan pa natin. Kasi kailangan medyo malagnaw ito o malabnaw. Depende kung paano nyo bigkasin yun. At syempre, pwede na natin ilagay yung ating niluto kaninang sisig. So medyo napalamig na natin ito ng mga 5 minuto. Pwede na yun, pero mainit-init pa rin yan. And then pagkalagay natin, kailangan natin itong haluin. I-mix natin ito. Dahil na-mix na natin ito, yan. Pwede na ulit natin itong simulang lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali. So same kawali yung gagamitin natin. Hindi na natin ito hinugasan para kahit paano merong lasa-lasa pa, di ba? So napakaganda nito dahil naamoy pa rin namin yung spices dito sa ating pinaglutoan kanina. Nagdagdag lang kami dito ng mantika. Ngayon naman lagay na natin ito. Amoy na amoy pa din yung ano niya, yung pagkamaanghang at saka yung pagkasisig.
Napakasarap. So, ito talaga, ito yung sinasabi namin kung bakit pwede nyo itong ipalaman. Dahil pwede nyo gawin ganito ang sistema ng inyong sisig. So, ginto-gintuhin natin para yung mantikang mainit is, yan, maano-ano na kagad, yung mainita na kagad yung ibabaw. So, diba, kung gagawa, kung meron ko yung malaking tinapay ng pamburger, nako, pwedeng-pwede ito. Dahan-dahan. Napakaganda ng kulay, diba? And medyo may pagka-crispy. Iikot pa natin ang isa yan. Pag ganito na yung kulay nung kabila, pwede na natin yung iikot ulit. So ayan, nagugustuhin niyo amin niluluto ah. So ayan, tinan niyo naman kung gaano kaganda, pwedeng pang negosyo, 'di ba? At saka napakalaking patty, ang taba pa. Lalo na kung papartneran niyo 'to ng coleslaw. Yung coleslaw, ano 'yung repolyo na hihiwain niyo ng maliliit. So 'yun 'yung tinatawag na coleslaw, no. At saka lagyan niyo ng Thousand Island sauce, pwedeng barbecue sauce. Panalong-panalo ang magiging burger nyo. So, pero syempre, hindi tayo gagawa ng burger. Dahil ang ginawa natin yon is sisig patty. Diba? Kakaiba. So ito guys, tingnan nyo naman, nailuto na namin, napakasimple at napakasarap na sisig patty. So hiniwa ko ito para makita nyo yung kung ano yung itsura ng gitna nito o yung pinakaloob. Ito, subukan natin, susubukan ko ipakita sa inyo, tingnan nyo maigi kung gaanong kaganda at pag inano natin yan, ang crispy, diba? At tingnan nyo. Napakasimple at napakasarap na paggawa ng sisig patty. Pwedeng natin tawagin itong chicken sisig patty. So ayan, subukan nyo rin magduto ng ganito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya kung ipangninegosyo nyo ito. Nako, siguradong magiging patok ito dahil kakaiba yung inyong magiging patty. So ayan, sana nagustuhan nyo aming pagluluto namin for today. Napakasimple at napakasarap na chicken sisig patty. Kaya huwag sana nakalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel dahil kapag ginawa nyo yan, napakalaking tulong yan para sa amin. Para ma-spread natin yung ating mga recipes sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga pamilya, tsaka syempre sa inyong mga kaibigan o mga kakilala. So, yun. Sana nagustuhan niyo ang pagluluto for today. Magkita-kita ulit tayo bukas.